Check mo kung meron na tayong daming beer. Ooh. Back of America. Yan! Back of America. Diyan ang debit card natin. First time namin makareceive ng mail. Kanina, nagpunta kami sa Bank of America kasi yung kailangan pala sa apartment for the initial payment is certified check. So, kailangan mo siyang kunin mismo sa bank. Ayun, so nag-request kami doon. And then, after na umuwi na kami, and nakita namin to sa mail. Dumating na yung cards namin from Bank of America. Nag-apply lang kami, nag-open lang kami ng account last Friday lang, and dumating na siya agad ngayon, Wednesday. Sobrang bilis lang. Tapos dun sa app nila, meron dun na temporary card, so kahit nung wala pang card, pwede na rin siyang gamitin. So ngayon, i-unbox natin to. Unbox. Unlock. An envelope. Oh, basta mo sa'yo. Okay. Your Bank of America debit card is here. Important information. Oh, Visa card pala siya. Visa. And yan. May ako nabasahin yung mga nakalagay. Oh, ang cute. Vertical card. Vertical card siya. To activate your card, scan code with your phone or visit our mobile app. Sa app mo lang siya i-activate. Credit card. Verify. Your card has been successfully activated and is ready to use. Yan! Hello! Baba na! Hello! Yun lang, ganun lang kadali mag-activate dito. Sa Pilipinas, di ba, tumatawag pa sa customer service. Itsura ng card, vertical siya. Tapos yung details naman niya, nasa likod lang. Nasa likod lahat. Dumating ngayon yung in-order kong stroller from Amazon. Ito yung unang-unang in-order ko sa Amazon. For me, mommy? Yeah, for you. Yay! For the little baby cutie pie. Meron na siyang stroller sa Pilipinas. Kaso, binenta ko na kasi ayoko namang magdala na ng stroller sa flight kasi ang dami-dami na namin dalang luggages. Makakadagdag pa yun. Tsaka, ito, medyo mas maliit siya. I mean, medyo mas maliit siya pag pinold na. And it looks like a luggage, everyone. Yeah, i-open na natin. This is the Clutch Travel Stroller from Delta Children. Yeah, I'd rather to make it cool enough. And put some Skittles. No way. She said her baby Skittles, right? Parang nabili ko lang to ng $140. Kasama na yung tax doon. Guys, may tax dito. Upon checkout, mag-a-apply na automatic ng tax. Hindi katulad sa Pilipinas, pag umorder ka sa Shopee and Lazada. Yun na yung price na babayaran mo. Ganyan lang siya pag pinold. Para siyang yung GB packet. Pero ito, mas mura siya. Pang ano na siya talaga. Toddlers na. Ito yung instruction manual. Ano, ganyan lang siya. Tingnan niyo, ganyan lang siya kaliit pag naka-fold. Hindi na ako bumili talaga nung sobrang mamahal kasi minsan na lang naman mag-stroller si Noe pag talagang yung mahaba lang yung lakad at kapag nakakatulog siya. Pero usually ayaw na niya sumakay sa stroller. May lock siya din. Yeah. Baby, test mo nga! Yes! Oh,
watch. It's cute. Sit down. My love it. No, you're not a baby, ate! Mami na yung shade dyan. Mas maganda, hindi emu. Mas maganda yung shade, mami. Diba? Seatbelt yan. Seatbelt. Diba? What seatbelt? Parang backpack. Papagod si Noe. Yay! Si Daddy na lang. Yes. And ready. And we're going to fold it soon. Wala na. Okay, dumating na naman akong package. This one is from Walmart. First time ko lang mag-order online sa Walmart. Actually, dapat sa Amazon ko to orderin. Same price lang sila. Kaya lang, nag-register kasi ako sa Walmart Plus. Kasi meron silang 30 days free para dun sa Walmart Plus. Pag member ka ng Walmart Plus or pag nag-avail ka nun, you'll get free shipping for that whole month. Tapos, when you order $35 below, may shipping fee na $6.99. So, in-avail ko muna yung free 1 month. In-avail ko muna yung 1 month na free Walmart Plus subscription. Then, saka ko na lang siya i-cancel after 1 month. Kasi helpful siya ngayon since mag-move nga kami ng apartment. Madami kaming gamit, as in halos lahat ng gamit bibilhin namin. Kaya, helpful yung free shipping. So, ito, rice cooker ito. Ayan, box. Mabilis lang yung shipping ng Walmart. Pwede rin siyang store pick up. May malapit din namang Walmart dito. Pero pinadeliver ko na lang kasi free shipping nga. Parang 2 days lang na deliver na siya. Ay, baligtad siya. This is the Black Decker rice cooker. Ayan, ito yung box niya. 6 cup siya. And pinili ko lang naman yung hindi sobrang mahal na rice cooker. Basta yung makakapagsaing lang, okay na. Tsaka pinili ko rin yung may steamer basket. So, i-unbox ko na ulit siya. Nabili ko to for about $26. Kasama na yung tax doon. If ever interested din kayo, kung nandito rin kayo sa US, I'll leave a link ng product sa description box. Yeah. Here's the manual. Tapos, ito yung taklob. Mas preferred ko yung ganito, na glass yung lid. Saka hindi yung, ano bang tawag doon? Yung as enclosed talaga. Mas preferred ko yung ganun para nakikita ko kung luto na siya or nahilaw ba yung kanin ko. Then ito, measuring cup. Maliit lang to guys, 6 cups lang. Kasi gusto ko lagi bagong saing yung kanin. So hindi ako yung nagsasaing ng pang maghapon. Kada meal, nagsasaing ako. So ito yung steaming basket. So yan, meron din siyang kasamang pang kuha ng rice. And ito na yung mismong rice cooker.
Erica. Maliit lang siya. Palapad siya, unlike nung mga usual na rice cooker natin sa Pinas. Yan. Tingnan nyo, palapad. And here's the actual rice cooker. Siyempre, ito agad yung sinecure ko. Kailangan may rice cooker tayo sa apartment. Yan. Diba, ang cute. Aesthetic naman siya. Black Decker. Gay ko yung non-stick naman na siya. So, yeah. Ganyan lang siya. So cute. Cute. Tamang-tama lang sa amin. Family of four. Tapos, pag mag-steam ka, nandyan lang siya. Nandun lang sa loob yung steaming basket. Yan. That's it. Ready na mag-move in sa new apartment.